Ayun, masayang araw, Team Kawayan. Ito ang activities ko ngayon. Gumagawa ako ng patungan ng gulay para kahit papaano may dagdag income. So, feeling ko hindi ko kayang gawin. Pero, kaya ko, basta tiwala lang. Kaya ko to. Ayun lang ang aking pinagkaabalaan. Patungan ng gulay saka kung ano-ano pa. Siguro ngayong lockdown. Yan ang ginawa ko. At least may nagawa kaysa gagawin ko sa yung regular day na may operation. So ayun, tama na muna 'yun. Tapos kaunting linis-linis. Pinagkalatang ko. Ayan. Ayun na, kung natatandaan ko nga is pag-graduate ko ng high school, yung uniform ko ng CAT, binenta ng lola ko, 800 yata yun or 900. Tapos yun ang pinamasahe ko paluwas ng Maynila. Hanggang sa pumunta ako sa tita ko, nagtrabaho ako sa school bus, tagahatid sundo ng mga estudyante. Bibilisan ko ng kaunti, naghahang yung cellphone ko. Pangalawang beses na naghang eh. Asan na baga ako? Tapos pumunta ako sa tito ko, construction naman ako. Mahirap sa construction kasi magbe-birthday ka, walang babati sa'yo. Matutulog ka na lang, nalilipas yung birthday mo. Hanggang sa nakatira kami, lipat kami ng Novaliches, tumira kami sa kamag-anak namin. Hanggang sa nakaya na namin mangupahan ng isang maliit na kwarto. Hanggang sa nakakilala ako ng sa Christian Born Again, pinasok ako sa isang company, sa Revisco Company, hanggang sa nakilala ko yung mahal ko sa buhay. Ay mahirap nga pala noon na nung nangupahan kami ay maliit na kwarto lang. Pagka umuulan, tumutulo, kami magpipinsan, ako, si Nuno, si Joel, Cortero, ay pinsan, gising, bakit? Nababasa ako. So, uusog kami para hindi kami mabasa. Hanggang sa matulog na lang kaming nakaupo. Para hindi kami mabasa sa ulan. Hanggang sa yun na nga, yung trabaho namin nalipat dito sa Novaliches, nalipat dito sa Marilao, Bulacan, 2002. Kasama ko na yung mahal ko sa buhay. So, ang dala lang namin noon na plato, kutsara, mga kaunting gamit, kaunting pera, at nangupahan kami. So, hanggang sa, ayun na nga, tumagal lang tumagal. Naging niya, so, ibig sabihin ko, ang lahat ng bagay na ito ay wala talaga. Wala naman talaga. Talagang nakukuha lang talaga sa pagsisikap at tiwala sa Panginoon. Siyempre, tiwala sa sarili na kaya mong gawin ang mga bagay-bagay. Tapos, be creative, maging passionate ka sa sarili mo. Siyempre, don't lose hope at huwag kang susuko. Tuloy-tuloy lang. Kasi pagka sumuko ka ngayon, hindi mo magagawa yung gusto mo. Tapos, go ka lang ng go. Paano kung yung gusto mong subukan ay yung magpapaunlad sa pamumuhay mo tapos hindi mo susubukan? So, manghihinayang ka. Mas maganda subukan mo kung anuman mga mangyari
at least nasubukan mo, wala kang panghihinayang. So, ayun, maraming maraming salamat. Medyo naghahang yung cellphone ko. I-exiyan ko na lang. Marami na kasing naka-loading eh. So, ayun, siguro ang sabihin ko na lang is tiwala lang. Unang-una sa Panginoon talaga. Huwag mong kalimutan na magbulong, magdasal sa Kanya kung ano man ang kagustuhan mo. Sabihin mo sa Kanya, ibulong mo, idasal mo. Pagkagising, pagkatulog, kahit anong oras, ibulong mo talaga sa Kanya. Siyempre, huwag mo rin kalimutan na maging mabuting tao sa kapwa. Kasi nakikita ng Panginoon yan. So, ayun, bye-bye.